invest yung mga clients na ano, wala pang investment. So talagang proven, sir, na safe investment yung real estate. Yes. When you invest in real estate, other than lalaki yung amount na throughout the ang years, kinakatakot kasi, sir, ng iba, yung bank financing, yung balance daw nila. Eh kasi pag pinaupahan mo naman na, magko-cover up na yun dun eh. Yes, magko-cover up yun talaga yun sa rents, financing. Babalik din yun yung magkano yung in-invest mo sa... Correct. Babalik din yun talaga. And who knows, ba less than the time you expect talaga. That's correct. And it's a safe investment talaga siya. So, it takes time to have a trend. Ilan na yung condo nyo, sir? Overall? About 11. 11 condo? Wow. Magkano na yung worth nun, sir, in millions? Mga 30M? 40M? Let's say approximately 72 90. 72, 90 million. Oh, diba? So lahat yun, sir, kayang i-cover up nung ano, no, yung bank financing, yung rental income niya. Oh, ito okay. Talaga yung mga kung magkano mo ipapa-rent. Kung magkano, sana okay yung tenants na. Oo. Yung BGC nyo, sir, na hindi nawawalan ng tenant. Ka-tenant lang last year, so magpaka-extend daw ulit. Tapos yung office din doon, ang alam ko, magpapa-extend. Okay. So, pero dito, sir, sa MOA area, maraming tenant dito. Halos hindi ka ma-vacant, hindi ka mamumblema, sir. Based on my experience, kasi nagpaparent ako ng Shore 1, Shore 2, yung mga naunang yan. Ano, talagang tenant yung naghahabol. Yes. Hindi yung ikaw yung naghahabol sa tenant. Kasi usually, maraming BPOs dito. Tapos, sir, late sila na uwi, so they have to find a place. That's where we come in talaga. Like these three units we have here in S Residences, dun talaga. Yun sila makatulong. Nice. Thank you, sir, sa mga idea mo. Ha. Hopefully, ma-encourage din, ma-inspire yung mga viewers natin na wala pang investment. Welcome. Okay mo, 90 million worth of condominium. Grabe, sir. Congratulations. Thank you, bro. Yes.